Nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo sa inyo pong sinusubaybayan na Facebook page. Sa ating pong live streaming pa rin po tayo sa ating pong Facebook page ngayon. At real time pa rin po, kung ano po yung oras na nariyan kayo o na yung nakikita sa inyong screen, yun din po ang oras na kung saan narito kami sa studio para isagawa po ang pagsagot sa mga tanong. Sinadya po namin, supposedly po makapagpapahinga na kami. Kaya lamang hinihingi ng pagkakataon kasi meron po diyang nambubuli sa atin, ano? Diyan sa ating Facebook page. Kaya ako po hindi ko pinalalagpas yung mga ganyang klaseng mga tao
para po sa ating mga taga-subaybay sapagkat may pinag-uusapan dito yung katotohanan, kapatid Dakas. Kaya kahit na nagsara na yung ating mga technical team, ay ako po mismo ang nagpabukas. Para ito sa iyo, kapat, ano bang pangalan nun? Cap Rivera. Kaya abangan mong mabuti yung aking sagot doon sa mga comment mo at pambubuli sa programang Kapitulo Bersikulo. Special na edition ito para sa iyo. Pasisikatin kita sa programang Kapitulo Bersikulo. Ano? Yan ang gusto mo. Pinabuksan ko mismo ang ating pong technical team para po sa iyo at maramdaman mo yung iyong mga sinasabi sa ating pong programa. Okay, sa ating pong mga taga-subaybay naman, Luzon, Visayas at Mindanao, ito pong programang ito ay apologetics, kaya naman tayo dumidepensa sa mga umaatake at bumabatiko sa atin. Kamukha nitong Cap Rivera na ating pong espesyal na sasagutin sa kanyang ginawang pambubuli sa atin sa programang ito ng Kapitulo Bersikulo. Ngayon po ay makakasama pa rin natin sa likod ng ating camera, syempre ang ating mga kaibigan at mga kapatid sa Project Life Ministry. At syempre ngayon po ay makakasama pa rin natin ang nag-iisang babaeng naging kapartner natin dito sa ating programa ngayon sa araw na ito para mailunsad natin ang live streaming program ng Kapitulo Bersikulo, ang sekretary po ng Project Life Ministry na partner natin sa technical side at ngayon naman ay kapartner natin dito sa ating frontline sa Kapitulo Bersikulo, si Sister Cassandra Diel. Kumusta? Magandang gabi po. Magandang gabi na. Halina, hapon. Oo. Ang bilis ng oras. Oo. At ganun din kabilis yung mga tanong nila. Napakadami. Napakadami. Pero kailangan isa-isahin. Kasi ganun walang may magtampo. Oo nga. Ano ang pakiramdam mo mula pa kanina hanggang ngayon? Nag-e-enjoy po. Parang ayaw niya na pong tumigil sa ating programa. Ako ang sumuko sapagkat ako ay may sakit. Ako ay may lagnat at may ubo. Kaya minsan yung ating mga pinag-uusapan dito ay nawawala na tayo doon sa ika nga sa ating focus sapagkat dahil sa sobrang sakit ng ating ulo. Ganun pa man sapagkat yung kapartner ko ay mas nai-encourage ako at mas na-challenge tayo na maglingkod kasi mukhang hindi napagod mula pa kanina. At mas lalo akong hindi napagod kahit pagod na yung katawan ko, nawala na yung masakit na yung ating pakiramdam dahil sa ating ginawang taping na ito ngayon eh pang-apat na episode, nawala ho lahat ng aking pagod at sakit ng ulo dahil nandito kay Cap Rivera. Special na special kitang sasagutin, ha? Para doon sa iyong mga pambubuli sa Kapitulo Bersikulo. At syempre, sasagutin din namin yung ibang mga tanong na ipinadala sa atin dito ng ating mga taga-subaybay. Kaya, hindi lamang sa iyo, Cap Rivera, ha? Kundi doon sa mga kaibigan natin nagbigay ng tanong. Mambuli ka lang! Gustong-gusto namin yan. Para makikita kung anong samahan ng iyong reliyon, i-expose natin yan dito sa Facebook page natin. Ano po? Bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot sa mga tanong, ay nais ko po kayayahan na tayo po ay mananalangin sa pangunguna po ng ating kasama sa ating pagsagot sa mga tanong ninyo, Sister Cassandra Diel. Sister Cass? Okay po. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo po kami pinagbigyan na makapagbahagi po ng mensahe. Naway Panginoon, samahan niyo po kami. Naway po ang lalabas po sa aming mga bibig ay manggaling po sa inyo pong niloloob. Naway ang katalinuhan po na siyang magagamit namin ngayon ay nagmumula po sa inyo. Yes, Lord. Naway tulungan niyo rin po na maunawaan po ng mga tao ang aming mga pag-uusapan ngayon. At naway po, Panginoon, na makapag-glorify po kami sa pangalan mo sa lahat ng aming mga sasabihin ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan Jesus. Amen. 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 Paumanin po. Pasensya na. Doon sa ating mga taga-subaybay, alam nyo naman, mula pa kanina hanggang ngayon, talagang sakit ang aking ulo at ang aking pakaramdam ay hindi mabuti. Kaya kung minsan ay may mga hirap tayo magsalita, hirap tayong tubig, meron tayong luya at kung ano-ano dyan. At kung minsan po ay yung aking mata ay talaga mahirapan na. At yung aking minsan memorya ay pupapalyar. Subalit, yung ating espiritu na maglingkod, lalo na sa katotohanan na hindi mawawala, kapatid Nakas. So ngayon po ay atin pong sasagutin na yung pong mga bagong tanong at mga comments na atin pong natatanggap o tinanggap sa atin pong Facebook page dito sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Uunahin ko na po
yung pinagdidikitahan o aming pinaghahandugan ng programang ito, special na special ka, Cap Rivera, sapagkat binuli mo ni rin naman ako, eh hindi naman ako papayag na sisirain mo ang kredibilidad ng programang ito dahil sa napakaliit at walang kakwenta-kwentang punto daw na para bagang binuli niya tayo at pinagsabihan ng hindi maganda sa ating Facebook page at sa ating programa. Kayo po na mga sumusubaybay sa ating Facebook page, marahil nabasa nyo rin ang kanyang comment. Yung iba nga dyan, nagtatanggol sa atin, ano, kapatid na Cass. Pero gusto ko pong ipaglingkod sa inyo kung hindi nyo man nabasa yung kanyang sinabi. Ang sabi niya rito, ha 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 ha, sablay si kuyang, kawawa naman ito. Ayan, sabi niya, no? Sablay si kuyang, kawawa naman ito. Tapos merong kapatid yata na nag-comment din dito, ako, bakit nangangaral ba ako? Tapos meron pa siya sabi, basahin ko muna yung kanyang mga sinabi, pag ang pag-uusap Biblia, dapat walang mali. Tapos meron pa siyang sinabi, totoo pala o totoo, ano to, totoo plana? Eh kung sabihin ko na perpekto ako, ano pa ba yung mga binabanggit niya rito at basahin na muna nating lahat? Ah, sabi niya rito, pangap. Ano to? Pangap na tao. Kung maintindihan yung mga sinabi, pangap ng tao ng Diyos, tapos mali sinasabi. Palatandaan ng bulaang mga ngaral. Ayan tayo eh, joke para sa iyo. Pero itong anumang, itong mamang ito, okay sa iyo. Uubusin ko na lahat ng iyong mga sinabi. Ngayon, naantayin ko yung comment mo ulit. Cap Rivera, ang tinutukoy po niya rito na ang laki daw na punto para sa kanya na mali daw ako sa programang ito, ay yung sagot natin kanina doon sa nagtatanong sa atin kung saan talat o masama ba yung debate. Yung binasa natin kanina, pinabasa ko sa iyo, ay yung Pilipo, Pilimon, na ang nasa isipan ko ay Pilimon, pero Pilipos. Ang nabasa mo ay Pilimon 1:6 at saka versikulo 16. Ang nabasa mo nga naman, Philemon 1:6 at 16. Totoo naman na mali yung pagkakagamit ko ng aklat. Philippus po dapat yun, na nabanggit ko yung Philemon. Ngayon, ay di nagtatatawa itong mama na ito, na si Cap Rivera, na dapat daw ang isang mga ngaral ay hindi daw nagkakakamali-kamali. Ano nga ba ang pagkakamali na ang doon? Malaki ba sa'yo, Cap Rivera? Yun lamang nagkamali ng aklat na sa halip na Pilipos ay Philemon ang aking nabanggit, malaking puntos na ba sa'yo yun? At sa kayo o namang binanggit ko, binanggit ko na nga yung laman ng talata eh, yun din yung laman nung nasa Pilipos. And in fact, sinabi ko rin, humingi nga ako ng dispensa, kung inyong re-reviewin yung video kanina, doon sa ikalawang video natin, humingi ako ng paumanhin sapagkat naka-live program tayo na nagkamali ako ng aklat. Pilipos sa halip na Philemon. Na i-correct natin yon. Pero itong mamang ito, hindi matapos-tapos at hindi makamove on sa iniisip niyang malaking kamalian. Alam niyo kung alam ko naman kung anong samahan mo eh. Yung doktrina ng samahan mo, hindi libro ang mali. Aral talaga. Eh sa akin, eh, nagkaroon lang tayo ng pagkakamali dun sa aklat na binanggit ko, na naituwid naman. Kaya nga sabi natin kanina, naikorek din. Nabasa yung Philemon. Pero naikorek natin at nabasa din yung Pilipos 1, versikulo 6 at 16. So ano ang problema mo? Pati na Cap Rivera. Ang laki ng problema mo sa buhay. Ano? Kasi, kaliit-liit na bagay, pinalalaki mo. Eh ngayon, kung ano sasabihin ko sa iyo, yung iyong samahan, na sablay-sablay ang doktrina, hinihilot at sampay-bakod ang doktrina, isang katerbang kontradiksyon ng iyong puno, yun ang dapat mong atupagin.
hindi yung pagkakamali ng isang aklat lang. Tama naman yung laman ng pagkakabanggit, eh ang laking punto na sa iyo. Ganyan kasi kayo dyan sa samahan ninyo. You are majoring the minor. Kaya naman, nakakahiya ka sa samahan ng iyong samahan, sa iyong mga kababayan. Patunayan mo na mali yung aking sinasabi na laman ng talata. Ang mali lang doon, dahilan sa tayo nga eh hindi maganda ang ating pakiramdam na kanina ko pa binabanggit, nasabi natin ay masakit na ang ulo, bagsak na yung aking katawan sapagkat ay may ubo at may trangkaso. Dahil talagang minsan ay medyo nakakalimutan na natin sa ating memorya yung mga talata at na-mention naman natin sa Biblia. Pero para doon sa kaibigan natin si Cap Rivera, napakalaki daw sablay, dapat daw walang mali. Ay yung kayang puno mo, nasang katerba ang kontradiksyon? Hindi mo ba naitanong kung yan eh sablay na sablay? Ay sabi ko sa iyo, sablay na sablay. Ngayon, kung hindi ka kabiyembro dyan at anumang sekta ng relihiyon mo, bangbanggit ka ng aral. Dito, mag-type ka ng comment na iyong tinitindigang totoong aral mo. At sasabihin ko sa iyo, yun ang sangkaterbang mali. Tututulan natin yan sa Biblia. O ngayon, sabihin mo sa akin na napakalaking issue ng pananampalataya yon. Hindi po malaking issue yon, kapatid. Kasi, aklat lang. Nagkamali lang ng aklat, pero laman ng ating sinasabi, hindi kailanman nawawala sa katotohanan ng ating sinasabi. O ngayon, yung relihiyon mo, yung samahan ng iyong sekta, yung sekta na kinalalagyan, di ba sangkatutak na kontradiksyon yan? Nagtago na ngayon leader mo eh. Andun na nga sa kabila dahil daming kaso eh. O yun ang maraming, yun ang dapat na atipagin mo, hindi yung isang talata lang sa Biblia o isang libro lang, ang pagkakamali ay napakalaking punto na para sa iyo. Sabi ka natin kanina, humihingi tayo ng paumanhin. Pero nakakuha siya ng napakalaking punto. Kaya ko ng mga nanood kanina, alam naman ninyo yung sinasabi natin. Hindi tayo nawawala doon sa ating pinatutunayan na sa Biblia ay hindi po masama ang makipagtuligsaan or makipagtanggol sa katotohanan, lalo na kung inatake ang Ebanghelyo. Ang binasa natin, Filipos 1:6 at 16. Ha? Pero, Filipos 1:7 at saka 16, kapatid na Cas. Pero ang nabasa lang natin sa halip na Filipos, ang nabanggit kong talata, Pilimon. Ang laki daw! Ang laki daw ng pagkakamali. Pambihirang buhay. Kaya ho, don't major the minor. Ha? At tupagin mo yung kontradiksyon ng iyong mga aral sa Biblia. Yun ang atupagin mo. Ngayon, sa Biblia po, may mga misan, may mga error nga, malalaki pa rin yung iba. Eh. Halimbawa, yung mga alagad. Ang iniisip nila yung Kristo na darating, kapatid na Cas, manggagaling sa lahi ni David na maghahari tagalaga sa kanila na isang saserdote na paghahari. O, saserdote yung hari na talagang hari talaga na magliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa tinatawag na imperyo ng Roma. Pero ano ang dumating sa kanila? Isang Mesiyas o isang tao na ipinanganak sa pasabsaban. Kaya nga sila nagkamali eh. Dahil lang inisip nila yung Mesiyas na tagapagligtas manggagaling sa lahi ni David na talagang hari, matipuno ang katawan, matikas. Kaya nga kung mapapansin mo kapatid na Cas, noong si Kristo ay narito sa lupa, yung mga alagad, no? Mayroon isa doon na nanay na nagdala ng kanyang dalawang anak sa ating Panginoon. Sabi niya, pag lumuklo ka na sa luklukan, ilagay mo sa kanan mo yung anak ko at yung isa namang anak ko, ilagay mo sa kaliwa. Yun ang naisipan kasi ng mga alagad na akala nila si Kristo maghahari talaga na kagaya ng paghahari ni David. Pero hindi yun na nangyari. Apo. Nagkamali. Ngayon tanong, malaking issue ba sa pananampalataya yon? Mas matindi yung magtutusin. Pero hindi natin kinustyon, kapatid, yung mga alagad ng panahon na yan. Eh bakit itong Filipos at Pilimon ginawang napakalaking issue, Cap Rivera? Ha? Tutulan mo, kung yung aking sinabi o talatang laman ng talata ay mali, ay binasa ni kapatid na Cas doon sa Filipos na ipinagsasanggalang ni Apostol Pablo
ang Ebanghelyo. Ano po? So yun ay hindi mali. Nagkaroon lamang tayo ng kaunting sabihin na nating pagkalito doon sa dalawang talata. Yung salitang pagkalito eh. O kaya sabihin na natin, sige, sabihin na natin pagkakamali ng pagkakabanggit ng Biblia, ng tala, ng aklat. Eh hindi malaking issue yun, kapatid. Mm-hmm. Ang malaking issue, kung yung doktrina mo, sablay sa sinasabi ng Biblia, ganyan ang nangyari sa relihiyon mo. Sobrang laki ng sablay. Sangkaterbang kontrahan sa Biblia. Yun ang atupagin mo. Yun ang iyong hilutin. At yun ang iyong ituwid. Pero hindi mo matatakasan ang katotohanan ng Biblia. Na yung relihiyon mo ay hindi ka tataguyurin yan sa tamang landas ng pananampalataya. Ayan na. Sana po ay naintindihan ninyo. At doon naman sa mga kapatid naming nanonood ngayon, na tila baga ay huwag nang patulan yan. Maaaring ganyan ang inyong reaksyon. Hindi ko ho palalagpasin yan, paumanhin po. Kasi dito po kasi ikine-question yung kredibilidad niyang inyong lingkod bilang tagapangaral. Hindi ho namin pahihintulutan yan. Kaya naman nangyari yon dahil unang-una nga, may medyo ano na yung ating focus dahil sa ating karamdaman. Pangalawa, hindi malaking issue sapagkat aklat lang naman yung at naituwid naman kaagad doon sa ating programa. Kapatid na Cap Rivera o kaya Mr. Rivera, mag-comment ka bago matapos itong programang ito. Mag-comment ka. Ha? Mag-comment ka para madinig naman namin ang iyong panig tungkol doon sa aking pagsagot sa iyong pambubuli sa kapitulo versikulo. Okay, mag-comment ka. Sana bago matapos ang programang ito para madinig naman namin ang iyong panig. At tupagin mo na i-correct yung kontradiksyon ng iyong samahan na kontra-kontra sa sinasabi ng Biblia. Okay? Yun ang aming aantayin, yung comment mo at yung pagtutuwid mo sa kontra-kontra ng mga doktrina ngayon samahan na nasa Biblia. Okay po? Kapatid Akas, anong masasabi mo doon sa part na yon? Kasi ikaw yung bumasa eh. Malaki bang effect yun? Paumanhin po kung naapektuhan po kayo doon. Pero uh-huh, ang kagandahan po doon, dahil kahit tayo ay nagkamali, ay we accept the uh-huh fact na nagkamali po. At ito po ay naituwid po natin. Naituwid within the program. Oh. Ayan. Binasa rin natin yung Pilipos. Oo. Oh. Eh, lalo na itong ating tinitraining, isang kabataan. At bubulihin ninyo ng ganyan, hindi po pwede yun. Hindi ho kami papayag. Ha? Kahit yung sinasabi niyong puno na hindi mapapamalian, nako, 8 beses na po yan. Tumakbo sa amin. Ha? Sige po, kwento niyo sa kanya. Aantay namin yung comment ninyo. Ano po? Okay, next question po tayo. Dito tayo kay merong puling nagtanong sa atin. Sister Cass. Naubos na natin yung comment ni Rivera. Next. Hindi ko na po maano dito. Okay, sige. Binabati muna natin itong mga nagpapabati sa atin. I'm watching from Oyama City, Japan. Mula po yan kay Presi Takahashi. I'm watching from Oyama City, Japan. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay, Sister Presi, dyan sa Oyama City, Japan. Isa pa pong pagbati na gusto natin pong basahin mo na yung mga pagbati bago tayo magpatuloy sa ating pong programa. Sister Emmy Perez Yamano, still watching. Thank you very much po, Sister Emmy, from Tokyo, Japan po yan. And syempre Nelson Valencia, watching from Kuwait. Maraming salamat po sa Brother Valencia. Okay, so yun po ang ating mga pagbati. Gloria Blag Fuentes. O Biag Fuentes, alam ko ba, kapatid nanay ito? Yes. Mother ni ng ating Direk Jemroy Fuentes nanonood sa atin. And of course, our Pastor Ruben Fuentes, yung yes, father nila, nanonood din po sa atin yung ating pastor. And sige, busi mo natin ito nagpapabati sa atin bago natin puntahan yung iba na mga tanong sa atin. Aha. Okay, naubos na natin. So punta na tayo doon sa mga nag-comment, Sister Cass. Napanood ko muli kayo ulit, Sister Ella Salasalan. Binabati natin. Totoo pa, aha. Ano pa ba?
Ito po talagang live, ano? Ito yung live. Opo. Kaya pati yung mga basa namin, buti hindi ka kinumentuhan doon sa pagbabasa mo, no? Mika Prevera, yung sinasabi mong Kapitulo 5, Versikulo 5, Versikulo 7, 26. Versikulo 26. Kaprevera, buti hindi mo binuyo ito. Hmm. Kagandahang asa lang, sagot siya. GMRC, good moral and right conduct. Natutunan yan unang-una sa bahay, pangalawa sa paaralan. Hindi mo ba nakuha yun? Hindi mo gets? Gets yan ng ating mga taga-subaybay. Okay. So ngayon, puntahan na naman natin. Aha. Tanong? Oh, mayroon tanong dito. Manuel Kitayan. I-search nyo po sa Google ano ang totoong simbahan. Teka muna, nasa Google ba ang totoong simbahan, Mr. Cass? Ikaw. Sa pag-aaral ng Biblia, saan ba dapat natututo nalalaman ang totoong simbahan? Sa Google? Actually po, Brother Jerry, yung Google po, ay ang nilalaman po niyan, ay iba't ibang impormasyon na galing din po sa mga tao. At diyan po ay naiipon po yung mga iba't ibang knowledge po. So, pwede naman, okay lang po, i-search nyo sa Google, pero maliban po dyan, kailangan po marami pong references. May iba pa pong reference. At ang pinakamatibay po na reference ay ang Biblia po. Mm-hmm. So, hindi po sa Google. Opo. Kundi kapag gusto mong malaman kung anong tunay na iglesia, pupunta ka sa Biblia. Kasi sa Biblia, mayroong isang iglesia lang na itinayo ang Panginoon. Eh, kung sa Google ka, bias yun. Kasi iba-ibang mentality na nandoon. Eh, kung tatanungin mo si Google, ibibigay niya yung naunang o sabihin na natin matandang reliyon at makapangyarihang reliyon ng mga nauna sa mga Protestante na naging ugat ng maraming paghihirap ng mga Kristiyano, lalo na noong panahon ng Dark Ages. Yun ang sasabihin niya. Kapatid na Cass. Brother Jerry. Pwede rin po i-search niyo sa Google yung Bible, tapos i-download niyo po yung Bible. Tama po ba? Maganda yan. Suggestion yan. Eh, natuto na rito sa kapitulo itong kabataang ito. Ah. Pwede niyo i-Google daw sa, pwede niyo i-type sa Google, Bible. Tapos may application yan, tsaka niyo i-run. Para meron na kayong Bible. At malalaman niyo kung ano ang tunay na simbahan o iglesia. Nasa Biblia po. Hindi po sa Google. Opo. Brother Jerry, di po ba yung Biblia ay hindi lang po siya basta Biblia. Ito din po ay nilalaman ang history, yung mga pangyayari po sa mundo natin. Hindi pa po tayo pinapanganak. Nandito na po lahat. Yung mga tinuturo po sa school natin, sa paaralan, yung history, kung talagang aralin natin ng mabuting Biblia. Nasa Biblia din po ang mga lahat ng talakayin. At yung mga tungkol po sa itinatanong ninyo, tama po yun na talagang mas maganda sa Biblia po. Isaliksikin nyo po, saliksikin po natin ang mabuti sa Biblia, kaliban po sa Google. Kasi po, ang Google po, hindi ko naman po sinasabi na hindi tamang mag-search sa Google. Maganda nga po kasi napapabilis eh. Napapabilis. Pag mag-search ka sa Google. Pero ang kami po, nandito po sa kapitulo versikulo, pinakamagandang suggestion na maibibigay namin ay maganda po sa Biblia nyo po, hanapin po ang sagot po sa inyong katanungan. Lalo't yung inyo pong katanungan ay talagang nandito po sa, talagang yun po yung pinaka number one or isa po sa binibigyang importansya ng Biblia. At kung pag-uusapan natin yung tunay na iglesia sa Biblia, yung pong iglesyang tunay sa Biblia, may aral po na dalisa yon. At yan yung mababasa natin sa 7:17 ng Aklat ng Juan, hindi sa Google. Ano ho? 7:17 ng Juan, kailangan alerto na ako dito sa talata. Wala nang papalpak. Baka magtatawa na naman dito si Caprivera. Juan? Juan 7:17. Ayan. Baka pagtatawanan mo na naman itong magbabasa sa akin, ha? Caprivera. Trainee po ito. Amin pong sinasanay ito dito. O baka na naman pagtatawanan mo na naman. Sige, gandahan mo rin yung basa. Baka kakantsawang ka na naman. Bulihin ka nitong taong ito eh. Sige. Yan po. Ayon po sa Juan 7:17. Aha.
Ang sabi po dito, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Hmm. So ano daw ang palatandaan, paano makikilala ang para sa Diyos o ang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos? Makikilala sa turo. Mm-hmm. Hindi sinabi makikilala mo sa Google. Opo. Makikilala mo sa turo ang mga gustong gumanap ng kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Eh saan po bang turo yun? Doon sa aklat ng Ezekiel. Opo. 44. Sige nga, pakibasa mo, kapatid na Cass, kung ano yung aral o turo na kailangan dalhin ng mga sa Diyos. Sa Ezekiel, Kapitulo 44 nga, pakibasa mo, kapatid na Cass. Ay, ganito po ang ating mababasa sa versikulo 23 at 24. Ezekiel 44, versikulo 23 yan. At 24. Pakibasa mo nga. 44. Mm. Gandahan mo, baka bubuluhin ka na naman ni Rivera. Ezekiel sige. 44, versikulo 23 at versikulo 24. Yan. Sige, pakibasa. Ang inyong putong ay malalagay sa inyong mga ulo. Ito muna. 44, versikulo 23 at 24. Yan, kaya, Ezekiel. Kaya kita ginaguide kasi bubulihin ka na naman ni Cap Rivera. Sigurado yan. Cap Rivera ha, trainee po ito. Huwag mong bulihin, baka... Naku po. Oh, 23 at 24. Sige. Ezekiel chapter... 44. Verses 23 up to 24. Ah, 44. Ako na lang muna babasa. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking makahatulan ay kanilang hahatulan. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. So anong aral ang pagkakakilanlan ng samahang sa Diyos o iglesia na tatag ng sa Diyos? Hindi yung iglesia ni Rap Rivera, ha? Kasi iglesia ang sablay yun. Yung iglesia sa Diyos ay merong aral ng pangingilin ng araw ng sabat. Wala si Cap Rivera niyan sa samahan niya, wala yan. Hindi sa Diyos yan. Oh, ano pa? Samahan na nagtuturo ng tungkol sa kautusan ng Diyos. Wala sa grupo ni Cap Rivera yan. Samblay ang doktrina nun eh. Ano pa? Nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at malinis. Wala sa kanila yon, sa Seventh-day Adventist lang yan. Nagtuturo ng banal at karaniwan sa kanila kahit ano. Pwede na. Nilantakan, pati nga ihi. Gamot daw. Doktrina nila yun. Okay, kita na po ninyo. Sino ngayon na may malaking problema, Cap Rivera? Kami o ikaw? Mag-isip. Pagka nakita mo, langas. At dito ka sumama. Siguradong mapapasa iyo ang pangako na Diyos ng katotohanan ng Biblia. Okay, so itong palatandaan, hindi sa Google, kapatid, kundi sa banal na kasulatan ng turo, sa Biblia hahanapin, hindi sa Google. Ang Google nakakatulong lang sa research, sa school, sa projects ng mga bata. Pero pagdating sa kaligtasan, sa tunay na iglesia, sa kalooban ng Diyos, ito lamang po ang magiging guide natin at magiging sandalan natin sa paghahanap ng tunay na kalooban ng Diyos. Kapatid na Cass. Amen. Amen. Tama po kayo, Brother Jerry. Oh, mukhang nagka-phobia ka rin. Kay Cap Rivera. Huwag ka mag-alala. Kami sanay sa mga ganyan. Mas mahigit pa nga dyan yung aming inaabot sa samahan yan eh. Mm. Sinasabihan pa kami dyan ng T-A-N-G-A, G-A-G-O, may T-A-R-A, and T-A-D-O. Okay, yung mga naani namin dyan sa samahan yan. Kaya naglayasan na dyan. Mga sablay ng doktrina. Okay, so meron pang... Ito po, may next po na katanungan. Sige. May katanungan po dito, sinend po sa akin sa dito sa Messenger. Okay, ano sabi eh? Hi, merong Ronquillo. Bakit po di kayo makipagdebate sa sinasabi mong kontradiksyon at pakipaliwanag lang kung ang
kontradiksyon ng doktrina para malinaw sa tao. Ah, yun po sinasabi ninyong makipagdebate sa samahan na kinabibilangan ni Caprivera. Yung bang samahan nagmumura na pwede silang magmura, pwede silang manlait ng tao. Mm-hmm. Yung sinasabi kong yun na puno na sinasabi ninyo na hindi makikipagdebate at lumaban ng debate kami, matagal na po yan. Mm-hmm. Sa radyo pa ho kami, 8 beses na ho nakapirma ng debate yan. 8 beses ting tumakbo. Mm-hmm. Yung huli nga ho niyan eh, dyan sa Samal, Bataan eh. Mayor mismo yung moderator natin ng debate eh. Ayan, makikita ninyo sa YouTube. I-type nyo, ADD, naduwag. O yan, pinangalanan ko na. Naduwag sa SDA. Crew po yun ni Caprivera. Ah, yun po ha. Tumakbo. Sabihin nyo ngayon, hindi namin lalabanan ng debate. Sasabihin po ninyo, sa Adventist, pag naghamon sila ng debate, magturo sila. Piliinin nyo kung sino sa Adventist dahil marami dito. Yung mga pastor namin, hindi na namin isasama sa debate. Kami na lang ng mga lay preacher. Kami na lamang ng mga TV evangelist ang inyong sabihin na nating hamunin dyan sa inyong sinasabing magaling na mga angaral na hinahangaan ni Caprivera. Na sinasabi na walang makakatalo sa kanya. Eh bakit 8? Na pirmahan, takbo. At yung huli, yung sa Samal, Bataan, na ang moderator natin ay ang mayor mismo. Mm-hmm. At isasagawa mismo yung venue ng debate doon mismo sa gilid ng mayor's office o ng munisipyo. Mm-hmm. At ang mayor mismo ang moderator. Aba, eh, nasa convoy pa lang kami papunta ng lugar na yon, ng Bataan, ay ikinansel yung usapan. Alam niyo ba, nagbayad sila dyan sa mga napirwisyo nila? O ngayon, sabihin ninyo na hindi ninyo labanan. Nilabanan na po. Baka sakali po ngayon ulit na matuloy, pero hindi na, nagtago na nga eh. Buti na lang, walang expedition treaty doon sa bansang pinagtaguan niya, kaya hindi siya masundo-sundo. Tago siya. Ay, sabi ng mga miyembro niya, kasama si Caprivera dyan, eh, nangangaral daw doon. Hindi po. Hindi ho nangaral doon. Nagtago dahil sa daming kaso na kanyang kinahaharap. Takot eh. May kasong libel. May kasong rape. At kung ano-anong kaso. Eh di makauwi dito. Kasi pag umuwi sa 2 grupong malalaking relihiyon ang pwedeng sumundo sa kanya. O yan. Ayan po ang iparating ninyo. Ngayon tinatanong po ni Brother Jaime o ni Mr. Jaime Ronquillo, eh ano daw yung mga kontradiksyon? Marami po. Kulang-kulang 1,000 yan. Agaya nung sinasabi niya, ang tao daw na mapagmura, 1,000,000 na, 1,000,000 na ang layo niya sa Diyos. Mm. Yan po, eh, meron tayong mga na makikita pa sa YouTube yan. Pagkatapos, siya mismo nagmumura. Tinawag niyang GAGO, yung nagtanong na matanda. Ginamit niya ng TARANDO. At meron siyang pasigaw na GAGO. O eh, sino ang malayong milya? Marami na. Ano pa isang kontradiksyon niya? Ang Diyos daw ay merong hindi alam. Mm-hmm. Ang Diyos daw ay hindi mo makikita sa lahat ng lugar. Yung binanggit ni Brother Aldrin Ruetas dito. Ang Diyos daw ay si Pablo daw ay nagkakamali. Pero sa isang banda na naman, eh hindi naman daw nagkakamali ang mga apostol. O kontra. O ito pa. Kami mismo saksing buhay eh. Nung naroon kami sa SBN 21, meron kaming running debate sina na meron silang running debate noon sa kanilang programa at naghamon, dapat daw Sabat ba daw ay dapat sundin sa panahon Kristiyano ay sa Biblia. Mm-hmm. Abay doon mismo sa harapan namin, sabi niya hindi daw nangilin ang Diyos ng araw ng Sabat. Dinig namin 'yon. Pero pagdating na doon nung kami tumayo, dininay na po niya. Marami pang kontrahan 'yan. Marami kung tawagin lay sampay bakod na mga doktrina. Alamin po ninyo, dami niyan sa YouTube. Lalo na, kinumpile niya ng ating mga kaibigan sa kabilang programa. Mm-hmm. Ano? So, yan po kapatid. Kaya sabihin ninyo na wala ho, hindi kami haharap sa diskusyon, sa grupo nila. Matagal na po, 8 beses na po. Kung totoo yan, ayoko naman matapang. Kung totoo yan na talagang tunay na sa Diyos at kayang idepensa ang kanilang pananampalataya, eh bakit tumakbo? Nagbayad pa.
ng perwisyo sa mga kapatid na Adventist na pumunta dyan. Ano, parating nyo po yan. Baka hindi alam ni Caprivera yan. Ano, parating nyo po. Mm. Parating nyo po. Next question tayo, Sister Cass. Meron po dito, galing kay Ramon Cruz. Mm-hmm. Sabi po dito, sino po ang tinutukoy sa Isaiah 2, versikulo 22? Ayan. Isa ulit yan sa assignment nila. Basahin mo nga yan. Layuan mo raw yung tao na ang hinga ay nasa butas ng ilong. Kita mo ngayon. Ayan, Caprivera, isa yan sa sablay ng doktrina. Isaiah 2, versikulo 22. Ayan. Pakibasa mo, kapatid na Cass. 2, versikulo 22. Yan ang tanong niya, di ba? Mm-hmm. Ano sa tanong niya? Anong ganyang tanong niya? Sabi yan ba niya, ay? Sabi ni Ramon Cruz, sino po ang tinutukoy sa Isaiah 2, versikulo 22? Sino? Sige nga. Pakibasa mo nga. Ano sabi diyan, Sister Cass? Sinagot na po namin yan sa nakaraang programa natin noong nakaraang linggo. Pero para po dyan sa kapatid na nagtanong, at dahil na rin ni Rahel dito, ikukonek na natin dyan sa nambuli sa atin, ito po'y katunayan ng kanyang sablay na doktrina. Sige nga po. Sige, Brother Jerry, babasahin ko na po. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong, sapagkat ano siya para pahalagahan. Di ba nakalagay dyan sa matandang Biblia kasi ganito, baka mamaya bubulihin na naman ako eh. Babasahin ko. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahalagahan siya. Ang tanong niya, kasi doon sa samahan na yan, na nagbibigay ng assignment daw sa mga pastor, itanong ninyo yan, Ika, kung sino yung taong binabanggit dyan. Alam nyo, hindi naman propesiya yan eh. Bakit po sasabihin sino ang kaganapan dyan? Ang pinag-uusapan po dyan, na layuan ang tao na ang hinga ay nasa butas ng ilong. Ala, maghanap ka ng tao, kapatid, na ang hinga ay nasa butas ng tainga. O kaya ang hinga ay nasa butas ng kanyang kilikili o anuman. O wala kang mababasa, o kaya butas ng kanyang mata. Lahat ng tao humihinga sa butas ng ilong, kapatid na Cass. Paano mo kayo sasabihin niya kung sino yan? Ikaw na rin yan eh. Tayong lahat yan ng mga tao na ang hinga ay nasa butas ng ilong. Ano yung sabihin niyang pinalalayo ang tao sa ang hinga ay nasa butas ng ilong? Ang ibig pong sabihin niya na ito, pakinggan po ninyo ang salin ng Biblia dito po sa The Living Bible o itong The Way. Ganito po ang ating mababasa sa 2:22 ng aklat ng Isaiah. Puny man, frail as his breath, don't ever put your trust in him. Aba, ang pinag-uusapan pala dyan na layuan mo ay yung tao na kung saan ibibigay mo yung pagtitiwala mo sa kanya, na kagaya ng pagtitiwala mo sa Diyos. Mahirap ba yon? Para sabihin ninyo, i-assignment nung nga sa pastor ninyo yan. Yan yung doktrina ng samahan ni Caprivera. Isa yan sa mga sablay na doktrina. Doktrina po yun ng kabila na nagmumura sa samahan. Alam nyo na kung sino yun. Ano? Doon kabilang yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, good moral and right conduct. Nag-uumpisa sa bahayan, pangalan sa eskwela, at maging sa attitude sa pakikipag-usap. Kung sablay ka sa karakter mo, sablay ka sa ugali mo, sablay ka sa modo mo, huwag mo nang pag-uusapan ng Biblia. Siguradong sablay ka rin dyan. At yun na nga, sablay nga ang mga doktrina. Kapatid na Cass. Ayan, yung sagot natin, 2:22 ng Isaiah, hindi mahirap yan. Ang pinag-uusapan po dyan, layuan ng taong nasa butas ng ilong, ang ibig sabihin po dyan, lahat ng tao, na kung saan pagkakatiwalaan mo, katumbas ng pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi po tumutukoy sa isang tao yan. Ang tinutukoy po dyan sa lahat ng tao, dahil walang tao hindi humihinga sa butas ng ilong. Kapatid na Cass. Isda nga humihinga sa butas ng ilong eh. O meron siyang hasang, ano? Yun po ang sagot natin. Brother Jerry, ini-imagine ko kung anong mangyayari pag hindi ako huminga sa butas ng ilong. Yun na nga eh. Pero yung samahan ng grupo na yun, ni Caprivera, ganyan ang kanyang assignment. Mahirap daw yan. Na? Mahirap yun. Majoring the minor. Yan ang grupo ng samahan ni Caprivera. Okay? Sige, next question tayo.
Alam nyo din sa kapitulo bersikulo, the more na nambubuli kayo, kawawa lang kayo. Lalo naming expose kung anong baho ng relihiyon ninyo sa inyong samahan. Okay po, next. Ano pa sabi diyan? Galing po kay Bea T. Habling, sabi niya. Itong tanong niya po, matanong ko lang po, Brother Jerry, bakit po pala hindi binigyan ng pansin sa Biblia ang story ni Agar at anak niyang si Ismael, na anak din naman ni Abraham yun? Si Ismael? Tapos sabi niya, Toda Rabba, hindi ko po alam yun. Toda Rabba. Hindi naman po sinabi ng Biblia na hindi ko pinangakuan si Ismael. Actually, kung babasahin yung aklat ng Genesis, may pangako din kay Ismael. Gagawin din siyang lahi ng maraming mga bansa. At yan nga po nang galing yung mga kababao, mga kaibigan nating mga nasa Arabia, kapatid na Cass. Yung po kinalalagyan ng mga kapatid, yung mga kaibigan natin na mga Arabo. Apo. Kaya umaman po, kahit na kung titingnan ninyo sa kalagayan ng bansang Arab or yung UAE ngayon, apo, yan po ay lahi ni Ismael, kapatid na Kasi. Diyan po nanggaling ang lahi ni Ismael. Pinagpala rin sila sa maraming mga bagay, katulad ng langis. Ah, o yan, galing po yan sa lahi ni Ismael. Pinangako po ng Panginoong Diyos yan sa aklat ng Genesis. So may pangako din. May pangako pa rin. Binanggit pa din sa Biblia. Binanggit pa rin po sa Biblia yan. Okay, next question. Galing naman po kay Sam Orozco. May tanong ako, saan mababasa yung sinasabi ng Church of God na bukod sa God the Father, meron pa God the Mother? Ha? Wow! Wala akong totoo, hindi ho totoo yung God the Mother. Hindi po totoo yun na merong God the Mother. Yun po ay gawa-gawa lang ng mga Koreano na nagpunta sa atin sa Pilipinas. Meron ako nakadiskusyon dyan na isang Korean pastor dito sa Las Piñas. At ang kanilang pinagbabasihan yun, nasa Apokalipsis, na sinasabi ng kasintahang babae, halika, yung nasa 22. Halika, yun daw kasintahang babae, doon yung God the Mother. Hindi ho. Ang kasintahang babae po nagsasabing halika, hindi po sinasabi dyan na yun, God the Mother. Kapatid na Kas. Sa Biblia po, yung tinutukoy po dyan na batayan nila, ay tumutukoy po yan sa iglesia, yung babae, at hindi po kailanman tumutukoy sa God the Mother, kapatid na Kas. Ano? Hindi yung totoo yun. Huwag kayong magpapaniwala doon na mayroong God the Mother. Yun nang ang God the Son, hindi pa matanggap, dagdagan mo pa ng Mother, naku, problemang malaki. Sa Biblia, meron lamang pong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Wala na pong Diyos Ina. Wala pong ganyan sa Biblia. Na po, wala po. Kapatid na Kas. Sige, ating sagutin ng mabilisan para maubos lahat ito. Oh, kapatid na Kap Rivera, matatapos din programa namin. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagko-comment. Hindi ka namin binablock. Malayang malaya ka sa pagbibigay ng iyong comment. Oh, nasaan ka na? Ba't nagtago ka na ngayon? Special na itong programa ito eh. Pinabuksan ko pa ang buong technical team. Tapos na sana kami. Kaya lang, hindi ako makontentong hindi kita sagutin sa programang ito, sa iyong pambubuli sa amin. Ano? Okay, next question tayo. Ito po, galing kay Fernando Giray. Ito po yung tanong niya. Pag wala ba sa Biblia ang pangalan ng isang samahang pangreliyon, totoo pa rin po ba ito? Alam ninyo, yung pangalan ng relihiyon na sinasabi ng marami na mababasa sa Biblia, yun ang katunayang hindi sa Diyos. Bakit? Nakakapandaya yun eh. Kamukha nung samahan ni Kap Rivera, Iglesia ng Diyos. Iba nga, MCGI, Members of the Church of God International. Saan sa Biblia yun, kapatid? Yung kumpletong pangalan ng MCGI. Kap Rivera, saan sa Biblia yung pangalan ng relihiyon mo? Ha? Na nagsasabing, Iglesia ng Diyos, meron din diyang Iglesia ni Kristo, meron Iglesia ng Panginoon. Yan po ay mga katawagan sa iisang tunay na samahang sa Diyos, kapatid na Kas. Pero, ang mga naglilipana ngayon ng mga relihiyon, nag-aangkin sila daw yung Iglesia na mababasa sa Biblia, eh sila mismo. Maraming katulad. Katulad lang ng samahan ni Kap Rivera. Members of the Church of God International, MCGI. Yung isa naman, Iglesia ng Diyos. Dati ang pinanggalingan, alam mo ba yung samahan ng MCGI, yung Members of the Church of God International,
o kilala sa samahang dating daan. Sabihin na natin para malaman na ng ating mga kaibigan. Mm-hmm. Ilang beses nagpamirehistro yan? Unang-una, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan. Doon na pabilang si kapatid na Aldrin sa bansang Pilipinas, incorporated. Mm-hmm. Sumunod, Bayan ng Katotohanan. Sumunod, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasahaha. Asan sa Biblia lahat yun? Eh ngayon, kung sabihin mo yung isa doon ang tunay, asaan na yung ibang membership mo? Mali na yun. O, pinagtatanggol pa rin yan ng mga panatikong leader na miyembro kamukha ni Caprimera sa samahan nila. Hmm. Kaya nambubuli. Wala doon sa Biblia yung ating pangalan. Yung pangalan ninyo, kinopya naman nyo sa Biblia. Alam niyo yun ang hindi tunay, yun ang opya? Nangopya. Alam niyo ba yung cheating? Malaking kasalanan yan sa school. Yung maestro namin, pag nakakita na nangungopya, anong ginagawa? Doon sa nangungopya, pinupunit yung papel. Nilalagyan ng zero. Sa maestro yun, ha? Eh, lalo na sa Diyos. Kinukopya mo yung pangalan ng nakalagay sa Biblia, ikakapit mo sa relihiyon mo, iparehistro mo, pagkatapos sasabihin mo, kami yung nakalagay sa Biblia. Eh, sa dami ninyong iglesia ng Diyos, sino sa inyong tama? Nagdemandahan na nga eh, kapatid na kas. Opo. Nagkadimandahan na sa kaangki ng pangalan. Iglesia ni Kristo naman ang pangalan o natawag. Dami rin nila. Meron nga ako dito ang dala. Alam ng ating mga taga-subaybayan. Ang dami din nila. Mm-hmm. Eh, sino sa inyo ngayon na nag-aangkin sa mga pangalan yan ang tunay? Ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga nag-aangkin ng pangalan? Kapitulo 139, versikulo 20, nakakalat ng awit. Sige nga, kapatid na kas. Awit. Ayan. Ano po? 139. Maganda, tag-Englishin ko na lang kasi mas nalilito siya pagka in Spanish natin. 139. Verse 20. Baka na naman bulihin ka na naman ni Caprivera eh. 139. Verse 20. Ayan. Verse hindi natin palulusutin dito yung mga nambubuli. Mga awit, kapitulo. 139 verse 20. Ayan, sabi dito. Sige nga. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Sinong gumagamit ng pangalan sa Diyos? Kaaway. Mm-hmm. Bakit magagamitin ng kaaway? Hindi makakapandaya kung ang pangalan gagamitin niya, Iglesia ni Satanas. Eh. Iglesia ni Lucifer, hindi makakapandaya. Pero kung Iglesia ng Diyos, lalo na kung MCGI, naku! Sang katutak ang nadaya kasama si Caprivera. Oh, kita mo? Pag ginamitan ang pangalan ni Kristo, nakakapandaya, ang dami nila. Pangalan daw ika. Alam nyo ba na yung iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, iglesia ng mga banal, at marami pang katawagan sa Biblia sa nag-iisang tunay na iglesia, Seventh-day Adventist ang kinatuparan yan. Kasi ang Seventh-day Adventist, tinatawag kaming iglesia ni Kristo. Tinatawag din kaming iglesia ng Diyos. Tinatawag din kaming iglesia ng Panginoon sa aming mga sulat. Sa mga sulat ng aming mga kinikilalang authorities. Church of God, Church of Christ, Church of the Lord. Parehas yan. Kinakapit sa Adventist. Mm-hmm. Pero, yung iglesia ng Diyos, hindi pwedeng maging iglesia ni Kristo, yung mga nagrehistro ngayon. Ang iglesia ni Kristo, hindi pwedeng maging iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos. Kaya naglalaban. Pero kami, ho, tanggap namin lahat yung katawagan na yan. Ngayon, kayo po ng mga tumututol na yung pangalan namin hindi mababasa sa Biblia, patunayan namin sa inyo, na ang Seventh-day Adventist ay tunay na iglesia ng Diyos sa Biblia. Bakit? Lahat ng iglesia ni Kristo na mababasa sa Biblia, lahat ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia, puro mga sabadista lahat yan. Wala pa namang lingwista noon. Kailan na nauso ang lingwista? 326 AD, nung baguhin ng mga Katoliko, ang pangingilin mula sa araw ng Linggo o sa araw ng Sabado patungo sa araw ng Linggo. Pati si Caprivera nadaya dyan. Hmm. O, kaya napunta sa samahan na nadaya siya sa pangalan. yan po. Yun yung sinasabi ko sa inyong sablay ng mga doktrina ng samahan na yan. Ano? Brother Jerry, may katanungan po ako, Brother Jerry. Sige po. Sige. Tatanong ako. Lubos-lubosin ko na yung pagkakataon. Oo. Ayan po, paano po dun sa mga tao na hindi nila alam yung kung ano talaga yung reliyon, yung hindi nila pa alam kung ano talaga yung tunay na reliyon, paano po yung magiging kaligtasan nila? Kasi meron din po ako nabasa na ang Panginoon po ay meron siyang ililigtas sa kahit sa ang reliyon po. Ang Panginoong Diyos kasi nililigtas niya lahat ng mga tao. May naniniwala kasi tayo doon sa tinatawag na invisible church. Yung visible church, ito yung kinalalagyan
ng tunay na sabahan sa Diyos. Sabihin na natin, kahit wala natin oras eh, 5 minutos na lang, Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia ng Diyos. Visible church. Pero paano yung mga invisible church? Ito yung mga nasa ibang mga relihiyon. Sana kasama si Caprivera doon. Na lingkod din ng Diyos na nasa ibang kulungan. Mali nga lang ang sinamahan kasi pumunta si MCGI. Relihiyong nagmumura at relihiyong ng maraming sablay. Oh, kasama si Caprivera doon sa naligaw. Ang gusto ng Diyos, akayin yung kanyang mga tupa sa tunay na visible church. So yung mga miyembro ng invisible church, ano yung invisible church? Yung nasa ibang mga sekta ng reliyon, na sabi ni Kristo, ako'y meron pang ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan sila namang akayin ko at magkaroon, dalhin ko rito at magkaroon ng pastol. So, ayon sa Juan Gis. So magkakaroon ng isang kawan at magkakaroon ng isang pastol. Ngayon tanong mo, paano kung sila ay naroon sa isang sekta na mali at hindi mapaanib sa tunay na iglesia? Ang Biblia po ay nagsasabi dyan na they will be judged according to the light that they have received. Sa dos, aklat po ng Roma, Kapitulo 2. Baka sasabihin na naman, sablay na naman si Kuyang. Tingnan nga natin. Ako sabagay, salamat naman doon kay Caprivera. Tinitingnan ko na lang positive yung kanyang comment at pambubuli na hindi dapat natin makaligtaan yung mga kapitulo at bersikulo at ang aklat ng Biblia. Ang sabi po yung ganito, sa Kapitulo 2, kapatid na Cass, sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Roma, ay ganito ang ating mababasa. Kapitulo 2, versikulo 14 at versikulo 15. Pakibasa mo nga. Roma, Kapitulo 2, ang versikulo 14 at versikulo 15. 14. Sige, pakibasa mo. Roma chapter 2, chapter 2 verse 14 and 15. 15, oo, sabi pakibasa po dito, sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay na kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yun. So, hanggang versikulo ka 15 na yan, ano? At saka sa 15 pa, ang sabi dito, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Oh, so, yun po, yung mga tao o yung mga mananampala o yung mga tao na hindi nakakaalam ng kautusan. Sabihin na natin, hindi nga alam ang Bible. O kaya yung mga taong nasa kabilang pananampalataya na hindi alam ang tungkol sa Sabat, for example. Hindi alam ang tungkol doon sa mga karumaldumal na mga hayop na nasa Biblia na pinapakain. Hindi nila alam yun, kinamatayan ng tao. Pero sila'y faithful sa pananampalataya sa ibang relihiyon. They will be judged according to the light that they have received. Pero kamukha ni Caprivera, na naman tayo eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, special tong edition na to. Pasisikating ka namin dito eh. Na ang doktrina wala sa Biblia at pag tinutulan niyo yung doktrina natin na nasa Biblia at namatay siya, hindi naman sana natin hinihiling, ano? Namatay siya doon sa kanyang pagtatanggol sa mali, ay paparusahan siya doon sa kanyang kinalalagyan. Dahil alam niya na eh, tinatutulan niya lang. Ang exempted lang sa rule ng Biblia na ililigtas ka according sa liwanag na natanggap mo pag hindi mo pa narinig. Halimbawa, yung mga tao sa mga katutubong relihiyon, ano? Ang alam lang nila, may mabubuting asal, mayroong magandang kalooban, bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal manguha ng asawa ng may asawa. Alam din nila yan. Pero hindi naman sila naniniwala sa Bible. Meron silang katutubong alam na mabuti. They will be judged doon sa liwanag. Pero kung sila naman ay nakaalam na ng liwanag at hindi tinanggap, kamukha ni Caprivera. Ang sabi ng Biblia, 4:17 ng Aklat ng Santiago. Ano sinasabi dyan? 4:17 ng Aklat ng Santiago. Pakibasa mo, kapatid na Cass. Bago natin na... yung mga tanong po na hindi natin masasagot eh. Santiago. Ating ipaglilingkod sa susunod. 4:17 ng Aklat ng Santiago. Ayan. 4:17. Sabi dito, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa,
ito ay kasalanan sa kanya. Ayon, so pagka ikaw naman ay alam mo na yung mabuti, alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung Sabat, alam mo na yung tungkol sa tunay na iglesia, alam mo na yung dalisay na aral, alam mo rin yung masama ang magmura, at saka alam mo yung masama ang mambuli, at hindi mo ginawa, ibibilang sa iyo kasalanan para sa iyo. Ha? Ayan po ang paliwanag ng Biblia. Kaya maswerte yung mga taong hindi pa nila natna ng pabalita eh. At hindi nila lamang truth. Kasi they will be judged according to the light that they have received. Pero yung mga taong alam na, nilalabanan, kinokontra, binubuli ka, ay bibilang na kasalanan sa kanila yun. Mm-hmm. Hindi sila mapabilang sa invisible church. Opo. Okay. Meron pa dyan, baka pwede natin ihabol pa yung iba kasi mga ilang minuto na lamang tayo. Meron pa pa dyan? Marami pa. Ano na daw po? Ano na yung oras? Ah, wala na tayong oras. Okay. Sa mga kaibigan namin, mga taga-subaybay, ano ho, medyo pag sumasagot kami dito ay mas madami-dami din yung ipinadadala nyo. Sige lang, okay lang po yun. Sa mga susunod natin pagtatanghal, ay amin pong sasagutin lahat ng inyong mga tanong. Kasi apat na episodes naman tayo, pang-apat ngayon, magpapahinga na sana kami. Kaya lang, hindi ako makatulog doon sa pambubuli ng isa eh. Kaya hindi natin pinahihintulutan yan. Nagsara na sana tayo. Pero ganun pa man, marami pa rin sa ating nagtitiwala at nanonood. Nabinbin man yung tanong ninyo, subalit sa susunod na pagtatanghal ng programang ito, ay amin po kayong paglilingkuran. Ano po? Panghuling pananalita, kapatid na Cass, bago tayo magtapos. Sa ating mga kaibigan na nanonood. Ayan po, sa ating mga kaibigan dyan na nanonood, kung may mga konting argumento man po, ay unawain na lang po natin. Kasi hindi naman po pwedeng manahimik po tayo. Tama. Kung alam po natin ang katotohanan. Amen. Kailangan pong ipagtanggol po natin ang Panginoon natin. Kailangan Amen. Ipagtanggol po natin yung paniniwala na siyang gusto ng Panginoon na ibahagi natin sa ibang mga tao. Yan po. Dito po ay hindi po nag-aaway. Oo. Ano lang po, tinatama lang po, itinutuwid lang po ang mga pagkakamali. Yeah. Yan po. Uh-huh. So maraming salamat po sa pagsubaybay. Naway, hindi po kayo magsawa at mas lalo pa po kayong ma-excite sa susunod pa pong pag-aaral natin sa Biblia. Amen. At iba, naway, patuloy po natin ibahagi ito sa ibang tao. Nang sa ganun, hindi lang po tayong ma-bless. Ang ibang mga tao din po ay mabless din po. Ayan po. Okay. Ito po programang ito sa loob ng araw na ito ay kauna-unahan ni Sister Cass na makasama ng Kapitulo Versikulo. Medyo nagulat lang siya kasi iba pala yung pakiramdam na narito sa unahan. Ano? Lalo na kung bulihin ka. Ganun po, nasanay na ko kami. Ang lagi po namin nga prinsipyo rito, pagka ikay sinuntok ng malakas, salagin mo na yung malakas at kumari ibalik mo yung pwersa sa kanya para maramdaman niya. Di ba, Kaprivera? Ramdam na ramdam mo. So, ganun din ang ginagawa natin. Pag nagdepensa ka ng katotohanan, sinunto ka ng malakas, dahil inaatake ka, binabatikos ka ng malakas, ang salag mo, dapat malakas din. At yung kalaban, matutumba. So, tumba yung pong iyong pambubuli sa amin. Ano ha? Sa mga kaibigan po namin sumusubaybay sa programa Kapitulo Versikulo, alam ko po na medyo nagkaroon ng medyo hot na pagtatalakayan. Pero, naiintindihan niyo po kami mula pa noon hanggang ngayon. 1998 pa kami ganito eh. Kaya ho sumisikat ang programang Kapitulo Versikulo sapagkat ito po ang aming sistema ng programa. Sumasagot sa depensa at the more na inaatake, mas lalong lumalabas ang totoo at katotohanan ng taglay ng tunay na iglesyang sa Diyos, ang Seventh-day Adventist Church. Ngayon po, bago tayo magtapos, nais po namin kayong iwanan ng isang pananalangin. Sino ba yung kaninang nanalangin? Ay ikaw. So tayo po ay mananalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po muli ninyo ang programang ito upang maging daluyan ng katotohanan at pabalita sa aming mga kaibigang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po sapagkat may mga tanong po kaming nasagot mula sa Biblia at mga talata ng Biblia na nag-aakay nawa sa aming mga kaibigan upang lalo po mapalapit sa iyo. At kung meron po kami mga kapatid na sarado ang isipan, o maaaring may mga kaibigan kami na nanonood sa programang ito na matindi ang kanilang pagsasara ng kanilang puso na tila baga sila na ang tama at wala na ang tamang iba pa. Sana Panginoon, inyo pong gambalain ang kanilang mga pag-iisip para naman kagaya ni Brother Aldrin Ruetas na dating kasama sa relihiyong iniisip niyang tama ay mabuksan din ang kanilang mga kaisipan at mapabilang sa tunay na iglesia
na nag-aantay sa muling pagbabalik ng aming tagapagligtas. Ingatan po at pagpalain ang aming mga taga-subaybay na may mga karamdaman. Maging ang inyong lingkod sa aking karamdaman ngayon. Sana po kayo ang aming maging dagilang manggagamot at patuloy na magpagaling sa aming mga karamdaman. Ingatan po ang aming mga taga-subaybay hanggang sa muli po namin pagkikita sa Himpapawid. Maraming salamat sa inyo po ang pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa programang ito mula pa kanina sa unang episode hanggang sa huling episode na ito. Kami po ay magpapaalam na. Promise, isasara na ho namin. Wala na hong mambubuli. Hirit lang ho ito. Kasi ho, hindi ko ho matiis eh. Sarado na nga ho dapat yung ating studio. Kaya lang mabasa ko, pinabuksan ko na lahat po ng ating studio at ang ating equipment para lamang po sagutin ang pambubuli sa atin. Hindi natin pwedeng palagpasin yung mga ganyang klaseng mga pananalita at paninira sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Versikulo at ng Project Life Ministry na nasa likod ng ating mga kamera, kasama rin po natin sa ating pong panel at sa ating pong frontline ang kanilang sekretary, ang ating tinitrain na magkakaroon na itong programa. Abangan ninyo sa live streaming yan. Ako na mismo nagsasuggest kung anong pangalan. Friends on the Air. The Millennials. Kaprivera, pwede kang panood doon. Live streaming yan. Bukas ba yan? Oh, bukas. Anong oras yan? Mag-plug ka na bago tayo mag-iwiwalay. Wala pang time. Apo. Ah, wala pa. So, magpapaalam po muna doon sa nag-ano ng Friends on the Air. Oh, okay lang. Walang problema. Kaibigan natin yon. Lagyan nyo lang The Millennials. Wala namang copyright dyan, kaibigan natin. Programa namin actually yun sa radyo. So wala naman tayong malalabag dyan. Okay po. So sa pangalan po ng aking mga kasamahan sa ating panel, Sister Cassa Diel, Cassandra Diel, ito naman po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. God bless you all sa inyo pong lahat. Thank you.
To the end.